Ito ang kaharian ng Fiore, ang neutral na bansang may bilang na 17 milyon na populasyon, ang mundo na puno ng mahika. Binibili at binebenta ang mahika rito araw-araw. Mahalaga ang tungkulin ito sa buhay ng mga taga rito. Ginagawang propesyon ng mga taga rito ang kanilang taglay na kapangyarihan. Ang mga tao ito'y kilala bilang mga salamangkero. Nagmula sila sa iba't ibang guild na gumagawa ng kanya-kanyang misyon para sa kanilang komisyon. Maraming bilang ng guild ang meron sa bansa. Sa isang partikular na syudad ay merong isang kilalang guild kung saan isinilang ang mga taong gumawa ng alamat at mga isisilang pa lang para ipagpatuloy ang nasimula. Ang pangalan ng guild, Fairy Tale. Hindi ako sanay. Ha? Naloko niya ako! Ganito ang isang tunay na salamangkero mula sa Fairy Tale! Parang sobra naman to! Sumama ka sa akin! Oo! Ito ang Magic Council sa Ira. May ginawa na namang kaguluhan ang mga taga-Fairy Tale sa pagkakataong ito. Kalahati ng buong daungan ang winasak nila. Kasaway talaga sila. Kahit ganun sila, totoo niyan, medyo gusto ko rin ng mga salamangkero sa Fairy Tale. Mukhang marami mga pasaway ang nandun. Pero marami rin magagaling na salamangkero nang galing dun eh. Sa tingin ko magkakasama na ang mga mababait sa hindi. Pabayaan na lang natin sila. Kung mawawala ang mga tulad nila sa mundo, hindi na magiging masaya ang mangyayari. Maligayang pagdating sa Fairy Tale! Fire Dragon, Monkey at Bull! Nandito na ulit kami! Aba, balita ko, gumawa ka na naman ng gulo. Muntik mo na masira pong Itigil mo nga yan. Sinungaling yung Peking Salamander. Hindi yun totoo. Ano ba balay ko ron? Kinwento lang naman sa akin yun ang mga tao nakarinig din ng balita. Ano bang problema mo? Gusto mong masaktan ha? Hulaan ko! Nakabalik na rin po si Natsu sa Fairy Tale, ano? Ang lalaking ito ay si Grateful Buster. Masipag at matyaga siyang salamangkero pero mahilig nga lang siya maghubad ng mga damit niya. Tapusin na natin ang laban natin, Natsu! Gray, wala ka na namang t-shirt. Oo nga pala, nakalimutan ko! Ang babaeng ito ay si Kana Alberona. Siya ang pinakamalakas uminom sa lahat sa buong Fairy Tale. Ito na nga bang sinasabi ko kung bakit wala akong magustuhan sa mga lalaki rito? Maglaban na tayo ngayon dito! Sige, pero magsuot ka ng damit! Ano bang kaguluhan na nangyayari dito? Mga mahihina naman kayo! Ang lalaking ito ay si Elfman. Lagi niyang solusyon sa problema ang kamao niya. Isa siyang maskuladong salamangkero. Kung tunay kang lalaki, halika, kalabanin mo ako! Gusto niya lagi ng away. Huwag kang makialam sa akin! Ganun na lang yun! Hey, miss.
Ang gulo-gulo nila, no? Ang lalaki nito ay si Loki. Isa siya sa mga salamangkero na gusto maging boyfriend ng maraming babae. Sobra na sila. Hintayin niyo ako, aayusin ko lang ang gulong to para sa inyo. Mag-ingat ka! Tanggol siya sa listahan ko. Ano ba nangyayari sa lugar na to? May natitira pa bang matinig sa salamangkero dito? Hello, sino ka? Si Mira Jane! Ang ganda niya! Ang babaeng ito ay si Mira Jane. Maliban sa pagiging salamangkero, isa rin siyang modelo sa weekly magazine. At kapag may oras, nagtatrabaho siya rito sa fairy tale. Sigurado kang okay lang ang nangyayari? Wala kang dapat alalahanin. Normal lang ang mga ganito rito. Teka. Natutuwa ko sa mga nangyayari. Ah, ako hindi maaari, Mira Jane! Ibalik mo sa akin yung shorts ko ngayon din! Excuse me, miss. Pwede akong makisuyo sa'yo tungkol sa... Ginugulo ka ba ng bastos at manhid na lalaki ngayon, miss? Gumagamit ng kamaon, tunay na lalaki! Huwag kang humarang dyan! Ang ingay talaga ng mga nasa paligid ko. Hindi ako makainom ng maayo. Hindi ko na to kaya. Ako nang mag-aayos nito rito. Ginagalit mo ako talaga! Mga pasaway talaga kayo. Tingnan natin kung sinong matibay! Nagamitin nila lang sabay-sabay! Ah! Hindi ito maganda! Itigil niyong lahat ang walang kwenta ang kaguluhan na to! May higante! Hindi ko na malaya na dumating na pala kayo, Master! Huh? Ano na ang Master? Mukhang natakot silang lahat sa lakas ko! Mukhang ako na ang panalo! Aray! Ano? Merong bagong sasali sa atin? Papa! Sandali! Tanggap ka na sa amin! Teka lang! Kayo ang Guildmaster ng Fairy Tail? Tama ka na sinabi mo, siya ang Fairy Tail Guildmaster. Ang pangalan niya ay Makarov. Nabalitaan kong nanggulo na naman kayo mga pasaway kayo. Tignan niyo kung gaano karami ang hawak kong memo na pinadala ng council sa akin. At lahat o puro reklamo sa mga salamangkero. Ang council, organisasyong namamahala sa lahat ng mga guild ng salamangkero. Magaling lang kayong lahat pagdating sa kalokohan, painitin ang ulo ng council sa akin. Para sa akin. Wala akong pakialam sa mga reklamo ng council! Makinig kayo! Ang mahika ay kapangyarihang walang layunin pero ginawa yan na may dahilan. Hindi yan walang kwentang kakayahan o abilidad. Kombinasyon yan ng espiritong dumadaloy sa atin at espiritong dumadaloy sa buong kapaligiran. Ang mahika ay nabubuo rin sa pisikal na anyo. Bilang mga salamangkero, kinakailangan natin ng malakas na pag-iisip at konsentrasyon at dapat kasama ang buong kaluluwa. Hindi tayo maaari magpa-apekto ng dahil sa minamatsagan tayo ng mga nasa posisyon. Hindi tayo dapat matakot sa mga hangal na council na yon at maniwala kayo sa daan na gusto nyo tahakin. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tunay na salamangkero ng Fairy Tail! Ayos! Ayan, dahil may seal ka na, ibig sabihin, miyembro ka na ng Fairy Tail. Natsu, tingnan mo to, official na miyembro na ako ng Fairy Tail. Ang galing, hindi ba? Edi mabuti, masaya ako para sa'yo, Luigi. Ako sa Luce! Yan ang request board. Maaaring mamili ang mga salamangkero ng gusto nilang maging misyon mula sa mga hindi mabilang na anunsyong nakapaskil. Pumili tayo ng misyon na may malaking bayad! 160,000 basta lang mahuli ang mga magnanakaw na to. Kunin natin yan. Hindi pa ba bumabalik ang papa ko? Huh? Ang kulit mo talaga, Romeo. Bakit hindi ka nalang magtiwala sa papa mo? Hintayin mo na lang siya sa bahay niya. Pero Master, tatlong araw na po siyang hindi bumabalik. Isang linggo na po mula nung umalis siya ng bahay. Kumuha siya ng misyon sa bundok ng Hakobe kung hindi ako nagkakamali. Hindi ganun kalayo ang bundok na yon. Bakit hindi niyo hanapin ang papa ko? Baka nakakalimutan mo sa lamang kayroon papa mo.
Walang sino mang salamangkero mula sa guild na ito ang hindi niya kayang alagaan ang sarili niya sa sitwasyong kinakaharap niya. Umuwi ka na at uminom ka ng gatas! Wala kayong kwenta! Ang hirap ng sitwasyon niya. Alam kong masakit magsalita si Master, pero ang totoo, nag-aalala rin siya. Hoy! Teka, Natsu! Bakit sinira mo tong board? Master, hindi niyo talaga siya pipigilan sa binabalak niya. Hindi ako maaaring magkamali. Hanapin niya si Makaw para iligtas. Pinapakita lang niyang isip bata pa rin siya. Sa tingin ko, sasamaan loob ni Makaw dahil pupuntahan siya ni Natsu para tulungan sa misyon. Sila lang ang makakapagdesisyon kung anong gusto nilang gawin. Hayaan natin sila. Ano kayong gagawin ni Natsu? Parang katulad din kasi ni Natsu si Romeo. Ha? May nangyari din kasing ganito kay Natsu. Lahat ng salamangkero sa fairy tale may kanya-kanyang dinadalang problema. Mula sa personal na karanasan, pwedeng sakit, o paghihirap. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Masama ba? Sa tingin ko mukhang malaki ang problema mo pagdating sa kahit anong klaseng sasakyan. Ah, nakakaawa ka naman, Natsu. Anong ibig mo sabihin? Wala akong ibig sabihin. Katulad ng ama ni Natsu, bigla na lang siyang nawala at hindi na bumalik. Ha? Huh? Hindi talaga siya ang tunay na ama ni Natsu, siya lang ang nagpalaki sa kanya. Isa yung tunay na dragon! Ano? Isang tunay na dragon? Kinala ka talaga si Natsu ng isang totoong dragon? Nakita nung dragon na yun si Natsu sa gubat nung bata pa siya. Yung dragon na yun ang naging guru niya at nagturo sa kanyang gumamit ng mahika. Pero isang araw, nagising si Natsu at hinanap yung dragon pero hindi na niya nakita. Alam ko na, siya ba si Igneel? Tama ka. Umaasa pa rin si Natsu na makikita niya si Igneel balang araw. Hindi ba iba talaga si Natsu? Ano sa tingin mo? Nandito na tayo? Huminto tayo! Pasensya na kayo, pero hanggang dito ko na lang kayo maihahatid. Nasaan lugar na ba tayo? Teka, anong lugar to? Nilalamig ako. Alam kong summer ngayon, kaya dapat mainit. Pero bakit bumabagyo ng yelo rito sa bundok? Yan kasi ang nipis ng suot mong damit. Hindi rin naman makapal ang suot mong damit, ah. Pahiram ako ng kumot na nasa likod mo. Ano ba yan? Ang daldal niya talaga. Oo nga. Alam ko na. Gate of the clock! Magbukas ka! Isang orasan! Ang astig naman yan! Ano? Hindi kita marinig! Ang sabi niya, mas gusto niya sa loob dahil mas mainit sa pakiramdam. Bakit sumama ka pa rito? Tinatanong niya kung anong misyon ang kinuha ni Makaw dahil dito pa niya napili sa malamig na lugar. Hindi ko alam pero sumama ka pa rin. May huhulihin siyang uri ng halimaw, isang Balkan. Huh? Natsu, sandali lang! Sabi niya gusto niyang umuwi! Sabihin mo sa kanya, pwede na siyang umuwi! Oo nga! Makaw! Nandito ka ba? Makaw! Isang uri ng Balkan! Saan ka pupunta? Kumusta, magandang binibini? Nakakapagsalita yung Balkan? Wala pa kailang sinusi, basta iligtas mo siya, pero dahan-dahan ka lang! Sa tuktok ng bundok Hakobe. Bakit mo nangyayari sa akin to? Anong problema ng gunggol? Kakaibang ginagawa niya. Yan na sinabing Lucy. Babay! Teka! Horologium, nasan ka? Bakit bigla kang nawala? Kumusta ang oras? Good luck sa'yo! Baka pwede habaan na pa ang oras! Ibalik mo sa akin si Makaw ngayon din! Hindi ko siya maintindihan.
maintindihan. Kung bakit kasi nagpapasikat pa siya, papasok na nga lang. Hoy, ikaw, Unggoy! Sabihin mo kung nasaan si Macau! Oo? Alam ko mahirap, pero intindihin mo. Nandito ako para kay Macau. Ituro mo kung nasaan siya. Isang lalaki? Tama ka. Saan mo siya tinatago? Sigurado ka bang tinatago ng balka na yan si Macau? Ah? Naintindihan niya. Saan? Ay! Unggoy! Hindi ko kailangan na lalaki. Gusto ko mga babae. Naku, hindi niya kakayaning mabuhay mula sa pagkahulog na yon. Natsu! Babae! 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 Umanda ka sa akin, Unggoy ka! Sobra na ang ginagawa mo! Gate of the Golden Bull! Magbukas ka! Taurus! Bako? Siya si Taurus, ang pinakamalakas sa lahat ng celestial spirit ko na pwede kong tawagin gamit ang mahika ko. Kumusta ka na, Lucy? Matagal ko nang hinahangaan ang maganda mong katawan. Iba ka, hindi ka pa rin nagbabago. Ay, nakalimutan ko, may ugali ka rin nga pala. Huh? Wag mong pagpantasan ng babae ko! Ha? Babae mo? Hindi ko hahayaang hawakan mong babae niyan! Taurus! Mabilis siya! Hindi naman yata makatarong ka ng ginawa mo. Bakit siya? Lucy, hindi lang ba siya nag-iisang halimaw dito? Natsu, ang hina mo talaga! Celestial spirit ko siya! Yung unggoy! Hindi! Yung baka! Teka, paano ka nakaligtas sa ganung kataas na hulog? Si Happy ang may gawa. Salamat, kaibigan! Basta ikaw! Nagkakasakit ka kapag bumabiyahe, pero wala kang problema kay Happy. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi naman klase ng sasakyan si Happy, ah. Partner ko siya. Ang sama mo. Pasensya, hindi yun ang ibig kong sabihin sa sinabi ko. Ay, babae ko yan! Makinig kang mabuti. Lahat ng miyembro ng Fairy Tail, magkakaibigan at magkakampi. Sina Tanda at Mira. At kahit sina Grey at Elfman. Sina Happy at Lucy, mga kaibigan ko sila. Kaya naman, isasama ko si Mako pagbalik ko sa kingdomin! Walang laban ang mga yan sa aboy ko! Ako hindi! Amas yun ni Taurus! Nako, ang losing-losing. Naloko na! Aray! Natsu! Gumising ka, Taurus! Kailangan mo mawala para mawala rin ang axe sa armas mo! Tinutunaw na yung axe! Gamit ang init ng katawan! Tama! Tingnan natin kung kaya mong harangan to! Ito na ako! Fire Dragon's Iron Fist! Nagawa mo! Hindi ba dapat tatanungin mo yung unggoy kung saan niya tinago si Macau? Naku! Hindi ko na natanong. Sa tingin ko, napalakas ang ginawa mo sa kanya. No? Anong nangyayari rito? Macau! Ha? Siya yan? Ibig sabihin siya yung kinalaban mong pangit na unggoy kanina? Sinanibay siguro ng balga ng katawan ni Macau. Ano? Sinaniban? Naisipan niyang gamitin ang katawan ng iba. Ang mga balga ng uri ng nilalang na kayang sumanib sa katawan ng iba, lalo na sa katawan ng mga tao. Mukhang nagkaroon ng matinding laban si Macau at yung Balkan bago siya sinaniban. Macau, naririnig mo ako? Huwag ka mamamatay! Hinihintay ka ng anak mo! Imulat mo ang mata mo! Natsu. Nagising ka rin! Nakakahiya ako. 19 na mga Balkan lang ang natalo ko. Tapos nasaniban ako ng 20 Balkan.
Hindi ako makapaniwala. Gaines, nahihiya ako magpakita kay Romeo. Bakit naman? 90 na astig na balik ka na natalo mo. Hindi maaari. Ibig sabihin marami pang ganong umbuy dito. At mag-isa lang siya sa misyon. Umuwi na tayo. Hinihintay ka na ni Romeo. Ang galing nila. Hindi ko kayang pantayan ang lakas nila. Ba't biglang naging ganyan ang mukha mo, Lucy? Natatakot ako sa'yo. Huwag mo akong pakialaman. Kakalbuhin kita. Hindi naman magaling yung mga salamangkero sa fairy tale eh. Mga duwag sila at walang ibang ginawa kundi maglasing lang. Mas gugustuhin ko maging kabalyero paglaki ko. Mga naglalasing lang sila, hindi ba? Tama ako? Papa, hindi ba kayo pwedeng maghanap ng ibang trabaho? Ayoko nang umiinom lang kayo. Sige! Romeo! Huh? Ha? Papa! Papa! Patawarin niyo po ako! Patawad, pinigal na kita. Anak. Okay lang po. Anak naman ako na isang salamangkero. Sa susunod lang sa kanila, ito sabihin mo. Kaya ba ng papa niyo natalunin ang 19 na halim mo na magkakasunod, ha? Kuya Natsu! Happy! Maraming salamat! Walang anuman! Nga! Ikaw din po! Maraming salamat, Ate Lucy! Salamat po! Fourth of July. Maaraw pero umulan tapos umaraw na naman. Maaaring puno ng kakaiba at baliw ng mga salamangkero ang fairy tale. Pero masaya sila at malambot ang puso. Mababait pa! Ako rin, baka gusto mo ko rin maging salamangkero pagtanda ko. Siguro gusto ko nga. Gusto ko ang guild na to!